So ayan, good morning. So inattach ko na yung first video, yung first reaction ko talaga na nalaman kong buntis ako. So I'm gonna make a story about it kasi after kong mag-test, after that day, super hindi na ako nakapag-vlog kasi hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Although super faint line talaga yung nakita kong first test. So, I was in Sweden that time. Meron akong layover in Sweden for 5 days that time. And kakalan ko lang nung flight na yon. Like, before that, every morning nung gumigising ako sa flight ko, pag nagre-ready ako, super unwell ako. Like, parang yung feeling na nilalagnat ako, masakit yung ulo ko, na may isang time pa na gusto kong mag-sick leave. Kaso kasi pag nag-sick leave ako, tapos nasa outbase ako, or wala ako sa London sa base, kung saan ako nakabase, is mahirap yung process. Like, kailangan pa nilang mag-send ng doctors sa hotel na pinagstayhan namin. So, that day talaga, yung pinaka-last day ko before ako bumalik ng London, nag-flight ako papuntang Greece. May work ako doon. So, from Greece and then going back to Sweden. And talagang nafe-feel, totoo pala talaga yung sinasabi nila, no, na mafe-feel mo yon. Although ako kasi, baka kasi nanibago lang yung katawan ko kasi nung time na yon, like yung layover na yon, for whole the duration of that layover, nakapag-rest ako ng flying for 2 weeks, 2.5 weeks, kasi due to yung time na nagpa-process ako ng Schengen visa ko, and then na-delayed na na-delayed. So, hindi ako nakapag-work kasi wala akong passport. Yung passport ko is nasa embassy. So, iniisip ko, ay baka nanibago lang yung katawan ko kasi mga 2 linggo ako hindi nakapag-flight. So, parang ini-ignore ko lang yung mga signs kasi alam niyo naman siguro may PCOS ako. So, hindi ko talaga ini-expect na, you know, mabubuntis ako like in natural way kasi nga, as you guys have seen sa aming announcement vlog, that's supposed to be this month of October, meron kami appointment sa IVF namin sa Turkey. That's supposed to be gagawin namin this month yung IVF kasi naging kandidata na kami ng IVF due to 2 years na kami nagtatry ni Franco. Kasi sa age namin, sabi ng doktor, pag yung couple na nagtry naturally, and after 1 year, wala pa rin success, then you have to go through plan B. So, that's why in-advise kayo na maybe mag-go to IVF option. So, yun dapat. And then, suddenly, it's just, you know, unexpected blessing na nabuntis talaga ako. And, yeah, go back sa story time no, na yun. Nag-land ako from Greece to Sweden. And then, sinabi ko na talaga sa senior cabin crew ko, hindi ako feeling well, I'm a bit warm. Parang lagnat ba na feeling. Tapos, the whole time, naninibago ako kasi yung sense of smell ko, super grabe. Hindi ko na nagugustuhan yung pag naghihita ko ng food for the passenger. Ang talas ng pangamoy ko na hindi ko nagugustuhan yung amoy na nasusuka ako. I will also attach the video na nagsusuka ako sa eroplano kasi nagagawa-gawa sana ako ng mini vlog. Tapos nasusuka talaga ako dahil, and sabi ko sa sarili ko, never akong nasuka sa mga ganito. Nasusuka lang ako pag may hangover ako, ganon, like nagpa-party ako, umiinom, tapos kinabukasan may hangover. Yun lang yung time na nasusuka ako. But that is really rare case na nagsusuka ako for out of reason dahil ayoko yung amoy ng ulam. Tapos yung mga crew food, pag kumakain na ako, like break time na namin, pag kumakain na ako, hindi ko na nagugustuhan yung mga favorite food ko na usually gustong-gusto kong kainin. Like wala akong ganong kumain. Talagang bagsak na bagsak. Feeling ko talaga nilalagnat ako ng time na yun. Tapos sabi ng senior cabin crew ko na, gusto mo uminom ng paracetamol para daw ano bumaba yung ano ko, temperature ko or yung sakit ng ulo ko. So, I have this feeling na I know ayoko kasi tapos na share ko pa sa senior ko. Ayoko kasi nagtatry kasi kami ng husband ko mag-conceive like 2 years na. So, just in case lang. So, ayokong uminom ng kahit kung ano-ano. Kasi alam nyo naman ako, medyo maselan ako sa mga gamot-gamot. Hindi talaga ako like inom ng gamot agad pag masakit yung ulo ko or may lagnat ako. As much as I can,
gumagawa ako ng mga natural way. Uminom ako ng tea or something, lemon, ganon. So, buti na lang talaga, hindi ako uminom kasi mapaparanoid ako pag nainom ko yung paracetamol, diba? Tapos nalaman kong buntis ako. So, from Greece to Sweden, that was like 3.5 hours flight. And then, I have this feeling na mag-try kaya ako mag-pregnancy test. So, pag-land ko sa airport, before my flight, kasi diretso na yung flight ko pa London, I only have 2 hours layover and then uwi na ako sa London and then I will have my 5 days off again. Sinabi ko sa sarili ko, parang sinasabi talaga ng gut feelings ko na mag-try ako mag-pregnancy test. So, nakadaan ako ng pharmacy sa airport, bumili ako ng pregnancy test, and then naghanap ako ng toilet. Nakakahiya pa kasi ang daming pasaherong nag-aantay ng toilet. Tapos ako, ang tagal ko dun kasi nung nakita ko talaga yung faint line, Diyos pitay, naiiyak talaga ako. Hanggang ngayon naiiyak pa ako, nagiging emotional talaga ako kasi hindi ako makapaniwala. Parang out of nowhere, parang hala, totoo ba to? Like, hindi na kami mag-IVF, ganun. So, super thankful namin and blessed. And then, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Baka kasi iniisip ko, totoo ba to? May faint line ba? Ganun. Wait lang. So, ayan. Ha, iyakin ako these days dahil baka pregnancy hormones nito, no? So, yun talaga. Pag nakikita ko yung video, yung reaction ko, kasi talagang gusto kong i-film yung sarili ko if ever na positive siya. Kasi every time talaga na nag-test ako, fini-film ko talaga yung sarili ko. And if you go through all my videos sa phone, talagang ang dami kong videos na mga disappointment videos kasi negative yung test. And now, like, that's real feelings na suddenly my faint line. Like, kung ipagko-compile ko yung mga videos ko from negative, siguro mga 50 plus videos yun. And then suddenly, parang nakita ko talaga na my faint line. And then, nahiya pa ako kasi umiiyak ako sa CR, diba? And then, alam ko may mga pasaherong, passenger na nag-aantay para gumamit ng toilet. Tapos, nangiyak-ngiyak talaga ako. And then, I called my sister, sabihin na meron akong faint line, ganyan-ganyan, para may ma-share ako. And super happy ko. Alam yung feeling na, basta iba yung feeling na, yung gustong-gusto mo talaga, tapos suddenly andyan na. Like, alam yung struggle namin, super worth it, na talagang ibibigay sa'yo at the right time talaga. So yun, yun yung nangyari sa reaction ko. Yun yung nangyari sa the whole time that I found out I'm pregnant. And tinago ko muna kay Franco kasi ewan ko, ang hirap itago kay Franco that time. That's gonna be another story kung paano ko sinabi sa kanya na buntis at din nag-iyakan kami and all. So, ayun. And I just want to say thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa amin na andyan ang simula nung una hanggang ngayon. And of course, sa mga nagdadasal para sa amin. Like, ang dami-dami ko nakikitang messages. Like, uy, alam niyo ba, pinagdasal kita na sana makabuka na. And then suddenly, there, it's just nice feeling na nakakabasa ako ng mga comment na ganoon. So, yeah. Pagpasensyahan niyo na ako dahil grabe yung emotion ko this time. Yeah, iwan ko ba? Iyakin pa talaga yung mga buntis. Totoo pala yun, no? Akala ko, charot-charot lang yun. Ayun, ay gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga nag-message sa amin, sa mga nag-comment, sa mga nag-congratulate sa amin, sa mga nagdadasal para sa amin ni Dong Franco, sa aming biggest blessing. And until now, hindi pa rin talaga siya nag-sing-in sa akin, sa amin ni Franco. But I always, sa ngayon, ay tinatry ko yung sarili ko na mag-relax. Kahit nga dito sa bahay, hindi na ako masyado naglilinis kasi si baby yung inuuna ko for now. Of course, kailangan ko tong ingatan kasi, diba, this is, we've been really waiting for how many years? And sa lahat ng mga PCOS fighter dyan, ng mga babae na gustong-gusto magkaanak, baby dust sa inyo, hopefully, ibibigis din sa inyo at the right time. Huwag kayo mawala ng pag-asa kasi may mga nagme-message na din sa akin na anong ginawa ko. Do comment down below kung ano yung gusto nyong malaman of how I actually
made this true. May mga ginagawa ako, may mga tinitake ako, but it was a long process. Nothing comes like instant. You have to really be patient and you have to sacrifice din talaga. Yun yung ginawa ko. But I'll make another video for that para may mga idea yung mga picos soon to be mommies na gustong magka-babies. Kasi it just breaks my heart as well na makikita ng mga messages na, oh, we've been trying for 5 years, 10 years. Like, imagine kami 2 years lang and them, like, you know, waiting for that long. I know the feeling, yung mga frustration and yung feeling na gustong-gusto mo tapos hindi pa na ibibigay sa inyo. But huwag kayo mawala ng pag-asa. Promise, ibibigay sa inyo at the right time. Kasi these blessings that we have right now, hindi ko talaga in-expect. Hindi naman in-expect ni Franco. Kasi we are so ready to... Parang nire-ready ko na yung sarili ko, yung mental health ko, yung mindset ko na, okay, mag-IVF na kami. And then, I was starting to do research kung ano yung process. And then, natawagan na namin yung doctor namin. We're supposed to go to Turkey para gawin yon. Kasi nag-research kami kung saan bangsa yung highest chance of successful ng IVF. And yung Turkey is isa. And as well as Denmark. Where Denmark is a bit really expensive. So, napili namin yung Turkey. Nag-research kami. May nakita kaming doctor. And then, yeah, parang 2 hours ata kami. May conversation. Nag-call ng doctor. And explain sa amin lahat. And then now, alam niyo parang... Grabe, no? Grabe talaga si Lord magplano. Like, imagine that, like, we go through all this downtime. Tapos, in the end, parang worth it naman din talaga yung paghahantay. Worth it din naman talaga yung mga negative tests. Worth it din naman talaga yung pain and iyak. Kasi, alam mo yun, parang, kung para sa'yo talaga. Parang may panahon sa mga hinihingi natin sa kanya. So, yun yung na-learn ko this whole, you know, conceiving journey, PCOS journey, kasi hindi din talaga madali. You know, PCOS is never easy. Nakaka-breakdown siya, nakaka-down siya ng mental health sa babae. And, you know, iba-iba tayo mga babae eh. Yung iba, okay, normal, mabilis silang mabuntis, which is good, but we also have to be mindful sa mga babae na pinagtatanungan natin na, oh, when are you guys gonna have a baby? Like, tagal-tagal nyo na ng asawa nyo. We have to be sensitive sa mga feelings nila. Kasi, everyday, ganyan yung nararanasan ko. Like, yung mga tao, lagi akong tinatanong. And then, you know, deep inside, nasasaktan din kami. Ayun lang. And do comment down below kung ano pang gusto nyo malaman. Willing akong i-share lahat ng mga tips na mga ginagawa ko, lahat ng mga pinagdaanan namin, willing akong i-share yun sa inyo. Kung gusto nyong malaman, sa mga nagme-message sa akin, tinatry kong i-message kayo, but super dami lang kasi hindi ko maisa-isa. So, I was thinking maybe gagawa ko na video for you guys. So, ayun, ulit maraming salamat sa inyong lahat. Thank you sa lahat ng mga kind messages niyo, sa mga prayers niyo. And of course, please do continue praying for me and for my baby na maging okay kami dalawa all throughout my pregnancy journey. So, ayun lang, lovies. Thank you so much for watching this vlog. Please don't forget to like and subscribe if you haven't yet. I'll see you, loves, on our next vlog. Bye! Be kind!